おはようございます。そう、nandito kami ngayon sa Takamatsu City. Punta namin yung udong na sikat dito sa Takamatsu. Itong kagawakin kasi sikat sila sa ano, sa udong. Masarap pa yung udong nila dito, yung malalaking noodles. So doon kami mag-breakfast. Tingnan mo mga ano ko, mga boss. Aya, say hello, good morning. Aya, mga boss ko. Ayan. Dito na kami sa udong shop. Isa daw to sa pinakasikat na udong shop sa Takamatsu. Oh yeah, there's a tree. Where? Tree. Ayan. Oh, sarap na. Sarap ng amoy. Amoy pa lang, parang nagugutom na. Open eh. Ay. So, itatry namin dito yung udong at magbibigay kami ng honest review about this shop. So malaki yung servings na kinuha namin para mag-share na lang kami with the kids. Kumuha si Papa ng beef udong at yung sa akin naman ay yung classic lang. Napansin ko kaagad na mas malakas yung dashi flavor niya compare sa nakasanayan kong udong. Tsaka yung texture ng udong is parang homemade lang siya. Pero overall, masarap talaga siya kasi yung udong mochi-mochi. Satisfying yung udong talaga. Kumuha din pala si Papa ng side dish na mga tempura. At kung i-rate ko siya, bibigyan ko siya ng 8 na score. Ang homey ng place at the same time, nag-open sila ng mas maaga compare sa other udong shop. Kaya perfect talaga siya sa mga gustong mag-breakfast ng udong. Kaya if happens na nandito kayo sa Takamatsu, you better check this place. Let's go na, let's go. Let's go. Let's go. Goto Papa. Goto Papa. Hey. Ito naman kami sa Yamadaya. The most famous udong shop in Kagawa Ken. So yung Yamadaya naman ay hindi ko ine-expect na ganito siya kalaki. Alam mo yung mga old traditional house ng mga Japanese dati na mga bahay ng mayayaman at pakaganda yung landscape nila sa garden. It's so big, ne. So big. So... At meron pa yung staff na nagraradyo doon sa entrance para malaman kung merong available pa na table sa loob. So pumili na nga kami ng aming mga orders. Yung kay Papa, yung pinili niya yung parang may fresh egg na kasama. Ako naman ay nag-stick talaga ako sa classic udong lang. Aki, let's wait for the food. Hindi lang pala udong yung pwede mong ma-order dito kasi may mga set sila at ito yung kinuha naming set. May kasamang ebi fry tsaka other side dishes. Binibigyan na ni Papa na si Aki nung kanyang party naman. Ito naman yung sa akin, udong siya at may kasamang ebi fry na may kanin sa loob na parang may special soy sauce na may dashi and then some of the side dishes. Oh, shit. Ito. 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 Ito.
Ang hirap pa naman kumain. Ang masasabi ko naman sa udong nila, yung level ng moochiness niya, medyo pareho lang din doon sa pinuntahan namin una. The udong, Papa, it's more to, more kawaii. More kawaii. Taste natin tong isa. Thank you. Ah. Inas ko din si Papa na videohan ko siya habang kumakain for my vlog. Tsaka bigla naman siya parang nag-turn into food vlogger. At ito din talaga si Aki, nag-enjoy talaga siya. Basta udong ata, favorite niya. At kumain din siya ng kanin galing sa akin. In fairness, naubos ni Aki yung pagkain na binigay namin sa kanya. So meaning, he really likes the food. Tingnan mo naman si Madam, mukha lang siyang galit pero nag-enjoy talaga siya sa udong niya din. Bagong gising kasi siya kaya ganyan ang mukha niya. Pero udong is one of her favorite na ata ng food. Kaya kahit medyo pricey ito, worth it naman yung quality ng food and experience na nakuha namin dito sa restaurant. At kita mo naman, simot sarap. Thank you for watching! Don't forget to like and subscribe!